that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the name of number of his name. Sabay-sabay. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Okay, so let's pray. Umingi ha. Ano, may salamat. We pray na maintindihan po namin, bagamat mga karamihan bata, Panginoon, we pray na ma-warningan kami about this coming judgment, Panginoon. For this one, actually, it's the tribulation. Before this, Panginoon, or after this, yung wrath, we pray na maligtas po ang mga malam sa buhay. Kami po mismo, matiyak namin ang kaligtasan. But malaman din namin, makita namin ang judgment ni Lord sa mga hindi maniniwala sa iyo. So, maawarin kami sa kanila, Panginoon, yung iba hindi maliligtas ay maligtas namin yung mga kaya pa, Panginoon. This time na soul winning kami, hindi namin kaya ang ligtas lahat, but I pray na maging matalino kami, maging masipag, Panginoon, walang at least sa schedule namin ay hindi kami tatamarin. Buhos namin ang aming kakayanan, Panginoon, at yung biyaya naman kayo yung magliligtas. I-lead nyo kami sa taong may puso, Lord, sa yung salita, Panginoon. Malid namin sila, Panginoon, kayo pong malalati. Kayong haraw ngayon ay tulungan nyo po kayo maintindihan ito, Lord. Salahin nyo yung gawa ng kaaway, Panginoon, ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. So, okay, walang maingay kasi medyo maano to. Pero actually, yung Revelation 13, isa to ba sa mga sikat na kwento sa Revelation? Iba-iba nga lang interpretation, pero itong mga to, the beast, the dragon, especially 666. Sino nakarinig doon ng 666? Ano yung 666, Maddy? Irish, nakarinig mo na yung 666? Biglang hindi na. Si Yana, narinig mo na yung 666? Ano yung 666? Ha? Ha? Demonyo or mark of the beast. Okay. So ano yung 666? Demonyo. Hindi siya demonyo. Siya ay, sabi nga dito, mark of the beast. So mamaya punta tayo dyan, ha. So ito yung misunderstood kasi nga sobrang sikat, I believe. Ganito yan, ha. So alam nyo ba paano, sino-sinungaling dito? Lahat. Walang amen, no? Walang sinungaling, pastor. O yun, sinungaling ka. Anyway, pero yung mga magagaling magsinungaling, iba yun, ha? So tayo, mga simple lang yung sinungaling natin minsan. May pera ka ba? Wala po. Ngayon mga bata, ba't wala ka sa church? Nako, pastor. Nagkasakit po yung pusa namin, eh. Ngayon ko lang narinig yun, ha? Nag-iisip lang ako ng ano. Walang ma-open pero sakul pa rin. Hindi. Ano pa? Ba't di ka kasama sa soul winning? Nako! Hindi po ako marunong, eh. Kaya birthday po nung ano namin, kapitbahay namin. Next week, birthday ng next week, bigla po may dumating na next week nagkasakit yung ganito, nagkasakit. Diba? Naniwala ka ba doon? Gusto ko lang po dito pala yung ano ganito. Sino magaling magsinungaling? Sino kilala niyo magaling magsinungaling? Politiko. Politiko, ano? Politiko, very good. Kasi malaki ang kasinungalingan na yan. Nagnanakaw kasi yan. Ang kaba ng bayan, lahat dyan, tapon tayo ng tapon dyan, eh. Bigay tayo ng bigay pag magtrabaho ka. Iba sa inyo, wala pa kasi trabaho, eh. Maganda, alam nyo yan. Okay, kasi iba sa atin, sunod lang ng sunod. Sino ba dapat masunod sa buhay natin? Justin. Jesus. Pag sinabi ni Jesus mag-church, sinabi ng magulang mo, wag. Sino mo sunod? Depende kung gaano ka bata, di ba? Bata ka pa, di sundin mo na yung magulang mo, amen? Pero isipin mo rin yung church. Magbasa ka ng Bible.
Okay, ang gusto kong sabihin, may kinalaman to sa panahon natin ngayon, alam nyo ba yun? Sabi nila yan nga, kasi madalas ang gusto ng mga loko-loko niya, mga sinungaling na politiko, magnakaw. Kasi yung pera sa kaba ng bayan, ang dami niyan, hindi yan mauubos. Hanggat yung mga tao nagtatrabaho, di ba? At di nag-iisip. Oh, sige lang, nakaw lang na nakaw yan. Sino gusto maging politiko dito? Basta ako yung politiko, hindi magnanakaw. Sana nga, hindi kami mananalo. Kasi pagalingan yan, pasiraan ng ulo yan. Totoo lang. Pagaling magsinungaling. So, saan ba tayo? Mamaya na nga yun. Gusto ko sabihin about doon sa 666 eh. Yan. Inisip ko. So, paano ka magsisinungaling? Madalas pag nagsisinungaling ka, mayroon kang bagay na tinatago, di ba? Wala yan. Yung mga bakla na balik tayo, wala kayo kaninang umaga eh. So, yung mga kabaklaan, maling-mali yan, di ba? Alam natin yon. Pero yung iba ngayon, sobrang galing na magsinungaling, ang baliktad na ngayon, hindi na nila sasabihin, ano, ayaw na nila mag-reason out. Gusto na lang nila. Kaya ang ginagawa nila ngayon, yun nga, yung Pride Month nila, pinapamukha nila sa atin na, we are proud to be gay! So, ikaw naman, hindi ka rin nag-iisip, kala mo, ay, proud sila, siguro tama sila, kasi proud sila, di ba? Yung mga ano, nahihiya yan, yung mga mali, di ba? So, ginawa nila, sinortcut nila, yung karamihan ng, yung mga talagang may kumpiyansa sa sarili, tama yan, medyo may kumpiyansa yan, di ba? Hindi yan tatatago. So, ginawa nila, binaliktad nila, dahil sila may pride, may proud sila, parang pinaparating sa atin, na dahil proud kami, hindi kami nahihiya, hindi kami mali, parang ganun. Naintindihan nyo ba yun? Medyo malalim eh, no? So, ganun din dito sa 666 na yan. So, ngayon, lagi natin naririnig yan. Lahat na YouTube, meron yan. So, supposedly, ito yung isa sa mga sikreto ng, ano eh, sa Bible. So, I believe, yung mga gustong malaman nito, makalam nito, sasaliksikin nila kung ano yan. Kaso, sa panahon natin ngayon, ginagawa nila, binababoy na nila yan. Itong revelation, kung malaman mo lang to, maintindihan mo lang to, marami kang bagay na pwede mong at least marami kang matutulungan. Mayiging masipag ka mag-soul-winning. Bakit? Kasi alam mo yung mangyayari sa kanila eh. Napag-aralan natin last time, kinakagat sila ng ano, ng balang na parang scorpion na hindi sila namamatay. Gusto mo yung kapitbahay? Sinong kapitbahay mo ngayon, Rain, doon? Ligtas ka na ba si Rain? Sinong best? Si Benz, ligtas ka na ba? Ha? Ayan ang problema, pag hindi kayo masyadong active, nakakalimutan nyo yan eh. Kahit naligtas na kayo. Pero kailangan lang ano, no? Pero, sino ba? Wait, may kapitbahay ka ba nang hindi paligtas? Kaso hindi kami paligtas. Ligtas ka na ba? Hindi pa? Ano? Ayan, pag-isipan mo yan mamayang gabi, ha? Kunwari na lang muna, ligtas ka na. Sinong kapitbahay mong save doon? Ah, save doon. Kaibigan mo na hindi pa save. Isipin mo lang siya, huwag ng pangalanan. Imagine mo yung, sino mo yung kaibigan mo, kinakagat ng locust na may parang scorpion. Kinakagat, ang sakit. Gusto nang mamatay, hindi pa mamatay. Gusto mo mangyari yun? So, anong gagawin mo? Kaya kung alam mo itong revelation, magkakaroon ka ng puso sa mga taong to. Yun ang pinaka-message dito, actually. Kaya inaaral natin ito kahit napakaraming talinhaga dito. Ito yung mag-fire up sa'yo. Kung soul winner, kung ligtas ka na, doon muna sa mga ligtas na. Si Chelsea, ligtas na ba? Na mainit ka ba sa Panginoon ngayon? Yung talagang gusto mo lagi mag... Siya tinatanong ko. Diba? Ikaw, mainit ka ba sa Panginoon ngayon? Gusto mo mag-soul winning? Nasaan kanina? Okay lang yan. Again, lahat tayo may kanya-kanyang Ang hirap. Hindi ko alam isang paano maparating eh. Kasi, ewan ko, hindi ako magaling magsalita. Pero, kung na-attendan nyo na, karamihan sa revelation naman, naumpisaan nyo ba to?
Andito na tayo nung nag-umpisa tayo mag-revelation sila. Sina Nadine. Parang dito na kayo, no? This year lang 'to eh. Bago tayo mag-revelation, no? Proverbs. Wala pa kayo noon, wala pa sila. So pero nung una attendan niyo na 'to, kita niyo na yung paghihirap ng mga Kristiyano, nahirapan na yung piraso, langit tayo eh. So okay lang, 'di ba? Walang problema. Pero yung mga hindi ligtas, ang hirap na nung judgment sa kanila ng Diyos. Umayos ka rin. Okay. Kaya doon lang ito sa 666. So, ang style nila ngayon, hindi na nila tinatago, nilalantad na nila, kaso, iniiba-iba nila. Okay? Alam nyo ba, mahirap i-win. Kaya, okay, gusto winning tayo ako, sa mga experience ko ito, na-realize ko ito, na, sabi ko nga sa inyo ito eh. Doon ako sa Ortigas, na-realize. Tagal ko na nag-gusto winning nun. So, naka-encounter ako ng isang tao, na Kristiyano na daw siya, hindi siya siguradong ligtas siya, pero nung pinatanggap ko, hindi, ligtas na pala ako. Hindi na ako tatanggap ulit kasi umanggap na ako eh. So, isa sa mga mahirap maligtas yung mga meron na silang tanim, pero mali. May konting mali, may konting tama. Ang hirap nun. So, lagi rin, paano gusto winning tayo? Sinasabi ko sa, kaya, in-emphasize ko yung napansin nyo sa Romans 5:8, napakilalang kilala na yun eh. Pero bakit tinatanong natin sa kanila, pinapa-explain natin? Kasi hindi nila alam yun eh. Kung di ka ligtas, malamang di mo rin alam yung justice na dapat iserve ng impyerno. Okay? Kaya tinatanong ko rin yung kasi para bumalik sila sa talagang ano ba yung totoong paniniwala nila or baka wala silang paniniwala. So, bakit nga? Kasi ngayon, maganda yung mga Catholic. Catholic na ako kanina. Yung isa naman ganun. Born again na. Ligtas po ba kayo? Ang tagal ni ko natay sumagot eh. Parang gusto niya akong kausapin na ayaw, parang ganun. Nagda-doubt siya, di ba, si tatay kanina. Kasi yung mga kamag-anak nila, born again yung iba doon, yung iba kung ano-ano ata pinatinan. Napakahirap. So, isa yan sa mga style ngayon. Hindi itatago sa iyo yung kailangan mong malaman kasi hindi nila kahit tago. Katulad itong Bible, andito na to eh. So, anong gagawin ng mga kalaban natin? Di ba, andito na to, hindi nila masisira to. So, kaya may KJV seminar tayo, isa yon. Gagawin nila, gagawa sila ng maraming Bible. Yung tao, ah, sige, Bible to, Bible to, Bible to. Sige, puro Bible, sige. Kala nila, church na sila, kala nila, pare-pare, hindi nga. Okay? So, ganun ditong aral sa 666 na to, pambira, ang dami na nagsulat dito about 666. Ano ba yan? Sabi nila. Yan by, yun nga, in chip. Ano pa ba yung mga, ano dyan? Barcode. Yung iba naman, vaccine. Yung iba naman, talagang literal na parang barcode nga. Ano ba yan? Pero malamang sa hindi ngayon, hindi na mahirap intindihin. Talagang parang ano yan, chip yan, microchip. Microchip kasi nga yung microchip daw, nilalagay sa kanang kamay. According sa nagpatotoo, walang ibang mag-i-exist yan kung hindi dito at saka dito. Okay? So, sinabi mismo dito, ganun yung mangyayari. So, makinig lang ha. Tara natin isa-isa to. So, ito muna tayo sa umpisa. I stood upon the sea, sand of the sea. Sino tong I? Siyempre si John. Kasi pinapakita sa kanya ng Diyos isa-isa yung mga mangyayari. So, again, na last week, tsaka last kung kayo naman yun, nag-Revelation 12 tayo, A and B. So, umulit po yung kwento. Okay, naintindihan nyo na yun. So, dito sa 13, mag-a-align yan. Taga lang ha, isulat ko na lang din. So, ba si Stephen? Ay, Peter, ikaw na lang. Kunin mo nga yung ano ko dun. Hindi, wag na. Kahit kamay na lang pala to. Nasaan na yung ating notes? Yan. Yan, no? O, drawing ulit tayo, ha? Peter, kunin mo na lang yung aking S Pen doon. Yung lapis. Kulay gray sa monitor. Sa monitor. Sa kaliwa. Sa office. Pero maganda yung drawing.
Okay, so Revelation, pwede natin hatiin niya sa dalawa. Yung nauna dito, Revelation. Wala na pala yung ano, no? Yung ano ko, binigay ko sa inyo. Ah, dito pala yun. Dito yun, dito yun. Documents. Yan, okay. Okay na yun, okay na yun. Okay. Eh. Allow. Okay, so ito ngayon ako dito eh. Select. No thanks. Yan, okay. Yung pinaka-outline natin, sino nabigyan ko dati nito? Ito po yung dito sa kaliwa nyo, ito yung mga chapters sa kanan, mga chapters din. Pero, umulit tayo sa chapter 12. Nakita nyo ba yan? So, sa chapter 1 hanggang chapter 11 dito, ito po yung timeline niyan. So, summary ulit natin na yung 1, introduction sa Revelation, chapter 2, and 3, mga churches. So, yung 7 churches. And chapter 4, may vision si John ng langit, yung 4 beasts, saka 24 elders. Chapter 5, yung 7 seals. So, walang maka-open, yung nakapag-open, yung lamb lang. Chapter 6, ito na yung sa tribulation, tsaka sa rat. Ito actually yung tribulation. So, before ng chapter 6, yung 7 seals na yan. Sa mangyayari yung rapture sa chapter, pagitan ng chapter 6 and 7. Okay? Intindihan nyo na ba yung rapture, Denville? Ano yung rapture? BM, ano yung rapture? Ayun yung Nadine, ano yung rapture? Di pa, okay, ulitin ko na lang. Asan yung notes natin? Ito. Okay, ganito ulit ha. Makinig kasi. Yung binasa natin last time, yung 70th week, ito yung pinopisay ni Daniel na mangyayari na maraming binanggit doon, di ba? To end the transgression, to anoint the most holy, ito yung pagdating ni Jesus. Mga future event yung kay Daniel, pero mangyayari daw. So, 70 years yun. Alala niyo yung last time? Nako, ano ba to? 70 years. Ito ay composed ng 62 plus 7 plus 1. Okay? Ang mga math ko? So, yung 70 weeks, 62, 7, tsaka 1. So, hiwa-hiwala yan. Itong 1, ito yung last. Ito yung mangyayari in the end times. Hindi pa nangyayari kasi ito nga yung mangyayari sa Revelation. So, mangyayari, mayroon tayong 7 years. Sabi nila, 7 years tribulation, mali yun. 7 years period lang. So, naniniwala tayo sa Bible. Yung kalahati niyan, 3.5, syempre, 3.5. Marami mangyayari dyan. Ito ngayon yung tinatawag natin, wrath of God. Bakit wrath? Galit ng Diyos, ibubuhos na lahat ng galit niya. Okay? And then, dito naman yung tribulation period. Okay? Yung iba tinuturo, lahat ito daw 7 years, tribulation to daw itong buo. Walang sinabi sa Bible na gano'n, pero yun ang sikat na pagturo. Pero mali yun, kaya ang tama is 3.5, 7 years lahat yan. Pero hindi tribulation lang tawag dyan. Ito is yung second half, yung wrath of God. Yung first half, yung tribulation, troubles. Dito, papahirapan yung mga tao sa mundo. Kaso, especially dito sa Great Tribulation,
dito papahirapan na yung mga Kristiyano. Okay? So, kailangan ko sabihin yan kasi binalikan nga natin yan dito. Yan. So, ano yung rapture? Sorry. Yung rapture mangyayari, ito yung kukunin na tayo ni Jesus. Okay? Kasi pangako niya yan. Bago niya parusaan itong mga to, dito sa rat, ito yung mga Kristiyano, buhay pa. Yung paparusaan niya sa rat, ibubuhos niya lahat ng galing niya, sasama ba yung Kristiyano doon? Siyempre, hindi. Okay? So, dito yung rapture sa gitna. Pag sinabing rapture, buhay ka pa, yung mga dating na namatay na Kristiyano, mabubuhay magmuli. Hindi yung everlasting life ng kaluluwa, kasi yung kaluluwa, dyan na talaga yan eh. Ibig sabihin na mabubuhay magmuli, pati yung katawan mo, bubuhayin ulit. Okay, kahit nauud na yung katawan mo, magkakaroon ka ng glorified body na hindi katulad nito. Tindihan yung mga namatay na. Ngayon, tayo kunwari, ngayon magkaroon ng rapture today, 2021. Hindi mangyayari yun. Kasi nga, hindi pa naman nangyari ito eh. Pero kunwari lang, ngayon ang rapture, maunang yung mga patay na, sila yung mauna, konti lang naman. Mabubuhay sila. Tapos tayo rin, kahit buhay pa tayo, mapupunta tayo sa langit. Okay? Kakapture tayo. Sabi sa 1 Thessalonians 4 to 5. Hindi yan ha? Kailangan maintindihan yung pangako kasi ng Diyos yan na paparusahan yung mundo, pero yung mga Kristiyano, hindi tayo kasama paparusahan. Ito tayo ay makukunin niya. Okay? Kukunin niya tayo. So, dito mangyayari yun sa kalagitnaan halos ng 7 years period. Okay? So, yun na. Medyo mabilis ha? Pero, sunod na lang kayo. So, ito yun. So, yung nasa gitna akong ito. Nasa gitna, ito yung remarks ko lang yan. Pero, itong nasa kaliwa, ito yung unang half ng Revelation. So, chapter 1 hanggang chapter 11. Papansin niyo may parallel siya sa other half, pero hindi totally. Okay? So, meron dito mga walang katapat. Dito na, 17, walang katapat yan sa unang half. Pero, itong ibang bagay, may katapat. Katulad ng introduction, medyo katapat yan ng chapter 12 kasi nabanggit natin yung si Jesus nga ay namatay, umakyat sa langit, naulit dun eh. So, first century AD yan, pati yung mga churches, dun sila belong. Okay? So, sa period of tribulation, dito yan sa chapter 6, gana ba to? Yun, oh, gumagana. Screen right. Ay, very good. Nangyari. Ba't lumiit? Yan. Okay, so done. Okay. Bakit ang liit? Hindi nangyari ata dust them din, no? Yan, okay. So ito po ha. Ito sinasabi ko magkatapatan. Nangyari na sa chapter 6. Makinig. Nangyari na sa chapter 6, inuulit ngayon ng Bible sa chapter 12 and 13. Yan yung sabi ko, kasi dito sa chapter 6, dinescribe na yung mga seals, unti-unting binuksan. So, habang binubuksan yung seals, may nangyayari sa mundo. So, yun yung earthquakes, yun yung mga gera, yun yung paggutom, yun yung nangyayari. So, dito sa chapter 12, medyo nabanggit yun. Naalala nyo last week. So, ngayon, chapter 13, sakop pa rin yan ng chapter 6 dati. Kung isang nangyayari talaga dyan is period of tribulation, yung nabanggit ko 7 years, or yung TNF, yung unang naunang TNF. So, war with the saints, great tribulation tawag dyan. So, ngayon, chapter 13 tayo, dito talaga may ibang detalye na hindi nasabi dito. Ngayon, sasabihin dito sa chapter 13. Naintindihan nyo na? Kaya, pinaka dyan talaga yung 666, abomination, rise of the beast. Okay, andun tayo. Okay? So, kaya attend lagi kayo ng para maintindihan nyo to.
Kasi pag may na-miss kayo dyan, nasabihin ko ngayon, didescribe ko kaso, hindi ko na, wala ako na, absent ako eh. Okay, kaya ang hirap ng absent. So, balik na tayo ngayon sa chapter 13. Lahat na sinasabi, basta ando yung timeline, ha? Okay, so and I stood, and nakita ni, pinapakita sa kanya, kay John, and I saw a beast rise up out of the sea, galing sa dagat, yung beast, pag sinabing beast ay halimaw. Hayop lang yun, hayop ha, sa Bible. Sinabing beast. Rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns, 10 crowns, and upon his heads, nakakita naman yung ng hayop na maraming ulo. Sa mga palabas lang, di ba? Pero sa ano totoo, wala nga ba? Ano? De, pero yung hayop talaga na maraming ulo. Sino yung dalawa? May ahas na dalawa ulo? Sino? Suma. Palabas yun eh, yung totoo. Wala kasi madalas ang ulo, isa lang. Kasi dyan yung utak eh. Nakaiba yung mga balitaan niya. Tingnan nyo muna kung totoo, baka fake news. Pero bihira yan. Pero kaya alam natin ngayon, yung kaya yung i-describe dito ngayon, hindi to totoong beast. Hindi literal, I mean. Totoo to pa yung hindi literal. Ay, tindihan nyo yung literal, tsaka yung figurative. Kayo, pamilya na kayo sa figurative, tsaka literal. Baka maiwanan kasi sila eh. DM. Ano figurative? Ha? Sige. Basta natin nagkakaintindihan. Ano po? Ano yung figurative tsaka literal? Nagamit nyo rin yan, mga bata eh. Nangyari talaga yun, literally. Ano yung literal tsaka figurative? Ah, sige, ulitin na lang natin. Pag sinabing, Ito. Ano bang magandang illustration? Nakakita ako ng basura. Okay? So, ano yung sabihin ng basura? Yan na, hindi ginagamit, di ba? Pero may mga taong basura, di ba? Walang kwenta. Patapo ng buhay. So, ang sabihin, pag sinabi kong basura tong taong to, basura ba talaga siya? Figuratively speaking, basura siya. Yun ang sinasabi kong figure. Inahalintulad lang. Okay? So, ano pa? Pag nakakita ka ng... Paano may do-drawing ang kalayaan? Bird. Ha? Nakataas na kamay, freedom. Ha, ganyan? Anarchist yan, ha? Deo, may iba ganyan, eh. Iba madalas, di ba? Pag sa school, di ba? Pag poster making contest, di ba? Paano may do-drawing yan? Ibon, may flag. Bakit may flag? Kasi nung tayo nasakop, wala tayong sarili flag. Di ba? Pero pag may flag ka, may kasarinlan ka, may kalayaan ka. So, naintindihan nyo na, sinisimbolize nung flag na malaya tayo. Tayong walang ibang makikipagano dito na nasa foreign nation. Walang magdidikta sa atin. So, yun ang ibig sabihin ng figure, ibig sabihin, nire-represent lang. Okay? Para walang maiwan. Okay? So, ngayon, itong, kaya sa Revelation, maraming figure of speech. Pero hindi lahat. Kasi may nag-interpret ng Bible, ng Revelation, na halos lahat, ano na, parang wala nang kwenta, huwag na nga natin pag-aralan yan. Ano ba yan? Hindi natin maintindihan yan. Ganun ang ano nila sa Revelation, kaya ayaw na talaga nilang pag-aralan. Pero hindi ganun. So, pag malinaw yung sinasabi ng Bible, literal yun. Okay? Pero pag imposible maging literal, hindi literal yun. Figurative yun. So, kaya nabanggit ko yan sa beast. Walang... Nga, si Madi. Ilan ang ulo ni Madi? Isa. Ilan ang bibig ni Madi? Matang ingay. Isa lang, di ba? Pero pag sinabi ko, nakakita ko ng bata, ang pangalan, Madi, 10 ang bibig. Literal ba yon? Hindi, di ba? Figurative. So, yung beast dito, ilan daw ang ulo? 7.
Pero yung seven head may 10 horns. So, kaya alam mo, figurative to, hindi pwede yun. Ano yung hati-hati ng horns? And upon his 10 horns, 10 crowns. And upon his heads, the name of blasphemy. So, ano to? So, sabihin ko na lang, ha, interpretation na kilala rin naman. At yung malapit talaga sa Bible. So, tapusin na natin dito. Nandito lang tayo. Okay. Basta mayroong isang beast at nanggaling sa dagat. Okay? At siya ay may 7 heads and 10 horns and 10 horns at may 10 crowns. At pag sinabing blasphemy, hindi sa Diyos to. Okay? So, minsan yung mga hayop, sinasabi natin sa Diyos yan kasi gawa ng Diyos yan, di ba? Pero itong particular na beast to, hindi sa Diyos to. At kung maalala nyo sa chapter 12, sino yung meron doon? May red dragon, di ba? Dragon. So, na-interpret natin yun, Satanas yun, di ba? Kasi hindi natin interpret kasi sinabi na eh. Ito yung the old serpent, Satan, and the devil. So, itong beast na to, iba to. Okay? Kasi panibago, lumabas lang siya eh. Pero sabi dito kasi, blasphemy, sa demonyo din to. Not necessarily yung demonyo. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as of the feet of a bear, and his mouth, the mouth of a lion, and a dragon gave him his power, and his seat. Ano yung power? Kapangyarihan. Ano yung seat? Parang kapangyarihan din yan. Kung alam niyo yung mga office natin, office of the ombudsman, office of the mayor, yung upuan niya, parang posisyon niya yun, okay? So, great authority. So, itong taong daw to, itong beast na to, ay maraming kapangyarihan at ang nagbigay sa kanya, demonyo. So, naalala nyo kanina ang umaga, demonyo rin pinag-usapan natin, Antichrist, di ba? So, ito na yung Antichrist, yung sinasabi ko na sa inyo. Ito yung Antichrist. Another name sa kanya is beast. Hayop. Kaya huwag yung tatawagin hayop yung ano nyo, kapatid nyo. In one of his heads, as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. So, ito, siya daw ay nagkaroon ng, mamaya tatakal ko yung seven horns, ha? Tsaka crowns. Pero sabi lang dito, para magkaroon tayo ng ano, paano natin nasabi na si Antichrist to? Kasi ganito yan. Pag sinabi Antichrist, ginagaya si Christ. Okay, nag-aaral ako ng konting Greek ngayon at natutunan ko, totoo talaga yun. Pag sinabi mong anti, sabi, ibig sabihin ng instead of, ginagaya. Okay? Hindi yun laging kontra, pero pwede din kontra. Especially ngayon, yun ang definition natin eh. Siya daw ay namatay na sugatan. Sabi niya, wounded to death, eh namatay na nga talaga. Pero sabi, his deadly wound was healed. And all the world wonder at the, after the beast. So may kilala ba kayong taong namatay tapos na muli nabuhay? Sino sikat na siya ay namatay tapos nabuhay muli? Jesus. Walang iba, di ba, si Jesus. So ito, hindi si Jesus to. So ginagaya si Jesus. Kaya nga Antichrist. Tandaan niya mga bata. Kasi iba yung tinuturo sa iba eh. Lalo kayo mga young people, papatayin kayo. Attend kayo dito, meron kaming film showing. Left Behind. Mga ganyan. Puro mali-mali yan. Kaya ito, siya yung beast, siya rin yung Antichrist. So, itakil ngayon natin, ano ba yung seven heads? Ano yung 10 horns? At ano yung 10 crowns? Okay? So, medyo komplikado to kasi hindi sinabi dito. Pero meron sa Daniel na sinasabi rin doon na may mga beast din doon na nire-represent yung mga kingdom. So, sino ba yung ginagamit ng demonyo na mga kingdom dati at sa ngayon? Diba? Madalas ganun yan eh. Sino ginagamit ng demonyo? Katulad ngayon, gusto nilang stop yung church. Wala maging church. Social distancing. Mask kayo, mask. Ha? Walang mag-gathering. Sino yung mga yan? Mga maka-Diyos ba yun? Takot sa virus pero hindi takot sa Diyos? So bakit pag pinag-utos nila kailangan natin sundin? Dapat daw, pero depende nga sa iyo yung marunong ka. So sa later, mamaya dito, hindi na nga sila makakain eh. Hindi talaga natin kaya.
Late tayo nag-start eh. Nag-extend lang ako ng mga 5 minutes. Aga pa naman, saka umuulan ata. Okay. So balikan natin yung bakit 7 heads? Kasi I believe, at marami rin naniniwala, na yung 7 heads yan, nire-represent yung mga empire na ginamit ni Satanas all throughout history. So, 7 lang naman yung medyo matindi dyan. Okay? So, una, syempre, yung Egypt. Pag gusto mong 7, nag-umpisa sa Egypt. Biblically, ang Egypt laging kalaban. And then, ano sumunod sa Egypt? Assyria, and then Babylon. Babylon muna. And then yung Medo-Persia. And then Greek. Kulang ako. Hindi, kulang ako. So, Egypt. Yun nga, Assyria. And then tama, Babylon. And then Medo-Persia. And then Greece. And then Romans. And then, ano next sa Romans? USA na. So, ito na yun. Yung last nyo, ito na yung Kingdom of the Beast. Okay, medyo nag-zone out na iba. Bakit 10 horns? Kasi may nare-represent na, ano ba yung horns sa Bible? Madalas yung mga hari yan. Mga hari. Ganyan yung in-interpret kay Daniel. Bakit may 10 crowns? Siyempre, 10 horns, mga hari yan, meron silang authority. So, 10 crowns. So, kaya ngayon, itong mga pinag-uusapan natin dito na hayop, yung beast, para siyang pinagsama-sama muna lahat ng kademonyo na, ng dati. So, pansinin niyo po yung, alam niyo ba yung US ngayon? Sila yung pinakamakapangyarihan ngayon eh. Pag tinignan mo yung US, yung civilization ng United States, parang pinagsama-sama mo yung Greek, Roman, kaya ang tawag nila sa kanila West. Ang tawag nila sa mga West. Sabihin, ang galing yan kay sa Western culture. Yan nga, yung Greek, ganyan-ganyan. Kasi yung East, yung China, yung India. Sino ba ako? So, yun. So, parang pinagsama-sama na sa beast na mangyayari itong sa end times na beast, Kingdom of the Beast, nanggaling yan sa mga pinamana na yan ng Egypt, pinamana na yung mga ng Babylon, okay? Pinamana-mana na sa kanila. Sabi niyo, paano minana? Alam niyo ba yung mga sistema ng gobyerno nila? Kinuha yan sa mga dating mga kingdom. Pinag-aaralan nila kung ano yung makakabuti sa kanila, ina-adapt nila. Talaga naman nakakabuti yung iba. Pero hindi lahat. Bandang huli yung mga makapangyarihan, sila yung sa kanila, sila lang nakakabuti. Sila yung nakikinabang. Nakakabuhay ko yung beast, ha? Sumigay ang Antichrist. Makinig lang. So, yun yung Antichrist. So, makapangyarihan yan, kaya, kaya ako, kaya tsinatsaga ako kayo, kahit paano, baka at least kakampi namin kayo, eh. Ganun ang ginagawa namin dito. So, ito mga itong magaling manloko yan, eh. Kung ano yung pakita sa social media, parang kala mo, totoo na yun. May bago na namang virus. Sige, lockdown na naman. Wala na naman church. Forever na, walang church. Ganyan ang ginagawa niyan. Buti nga, dito kayo. Kaso sana, huwag kayong makulit. O, doon na muna tayo. O, sana next time, alam niyo na rapture. Ano yung rapture? Ha? Oo ka nang oo eh. Ano yung rapture? Ha? Ha? Yeah, tama, ako rin Kristiyano. At may take out kayo today. Ito yung 7 years. Ito yung end times na tinatawag. Okay? 7 years yan, natin lang sa kalahati. Yung una, tribulation. Pangalawa, wrath of God. Sa gitna yung rapture. Kukunin yung mga sa Panginoon para hindi sila tamaan ng wrath of God. Pero bago yan, meron munang great tribulation. Okay? So, yun ang mangyayari dyan. So, ibang details pa na 666, tsaka yung mga yan,
I-tackle natin next time. Okay? So, minsan naintindihan ko din kayo eh, pero kung tumuto kayo, makukuha niya yan. May question ba? Isang malupit na question. Sige. May nagkasala. O, tapos na yung rat. Tapos, ano ba? May buhay na yung mga patay. Okay. Pupunta na dito. Tapos mga mabubuhay lang. Sandali lang. Yung mga mabubuhay, ganito. Sige, ganun tanong ni Ezekiel eh. Tapos alam ko kung saan kayo nang gagaling. Dali, dali. Ito, timeline to ha. Sabihin natin, kunwari lang, kunwari 2021 to nangyari. Nag-umpisa yung tribulation. 2021, this year, kunwari lang. Kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari. So, 3.5 years after ng 2021, ano yan? 25 na ba, mga ganyan. Intindihan niyo, mga bata, year yan. Anong tanong mo, pag namatay na daw, ito na rapture, yung mga Kristiyano na nasa langit na, muna. Okay? For this, tapos later, babalik tayo dito actually, sa mundo, pero ibang klaseng mundo na to. Binago na. Hindi pa new heaven, new earth, pero at least kingdom na ni Jesus. Okay? So, ang tanong mo, pag nagkasala, sino? Yung Kristiyano? Pag tayo ay nasa langit, wala nang kasalanan. Pag bumalik tayo dito, yung mga anak na ng Diyos, magkakasala ka pa ba? Meron ka ng glorified body, anong kasalanan mo gagawin? Tatamarin ka pa ba nun? Hindi na. Pag ang paglingkod ka ni Jesus, ang nagkakasala pa dito sa millennium, yung mga hindi pa ligtas. Okay, meron pa rin kasi. So, ang tanong mo, anong tanong mo? Paano nagkasala? Hindi na nagkakasala yung mga Kristiyano. Okay, kaya maganda abangan natin to kasi ayaw na natin magkasala din, di ba? Gusto mo magkasala pa? So, hindi na. So, yun yun. Another question. Question. Para lang ko nasan kayo para naiwanan ko kayo eh. Kayo, nasan kayo? Saan kayo naiwan? Sa kanto? Nasa, may question ba? Question. Question. Ano yung rapture? Ano yung rapture? Ano yung rapture, Pamela? Yun! Ay, salamat po! Nakakuha din. Aakit tayo sa langit, kukunin tayo yung mga patay na Kristiyano, mga buhay na Kristiyano, magsasalubong na yan. Sama-sama dito. Yung timeline nito. Darating si Jesus. Yun pala hindi ko nasabi, no? Darating si Jesus, sasalubungin tayo sa ulap. Yun yung rapture. Tandaan nyo yun. Kasi medyo defining ano yan eh. Defining term yan sa end times. Yung rapture. So masaya na tayo nun. Pinapanood na lang natin yung mga paparusahan, yung mga kaagatin ng mga locust. Hindi na locust nga, na parang scorpion. Tsaka yung paparusahan. Papanoodin natin sila. Hey, si ano yun ah? Ito yung bully ah. Yeah, ngayon. Sige, nakaagat ka ngayon. Matutuwa tayo nung kasi nga parusa sa kanila yun eh. Una, kung sila pumatay sa atin, kasi Duterte, pinapatay tayo. Patay niya, mga hindi nagpabaksin, patay. Nasa langit na tayo ngayon, si Duterte ngayon. Ah, yan, bahala ka, loko-loko kasi. Ganun yun. Natutuwa ka ba? No? Parang sama naman natin, pasto, iba yun. Pag ang Diyos nagparusa, hindi masama ang Diyos, di ba? So ngayon, pag natutuwa ang Diyos, matutuwa rin tayo. Okay? Ay na? Ito, nakuha yun, at least. Salamat. Ano yung rapture? Wala. Basically, ano yung rapture? Ha? Ito, may marka na nga eh, R. Mangyayari, pagdating ni Jesus, second coming, mararapture naman tayo. Kuha na. So, bago mag-wrath of God, bago niya ibuhos lahat ng parusa sa mundo, kukunin niya muna tayo. Yan ang rapture. Naintindihan? Ben, saan yung rapture? Ha?
Lulioso Irene. Question. Sa Bible kasi walang word na rapture. Ang tawag dyan is caught up. Tingnan nga natin. Caught up. Eh, basahin na natin ha. Medyo nag-extend tayo. Eh, late naman tayo nag-start. 1 Thessalonians 4. Ready, go! For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God be with him. For this... Okay na yun. Okay, so malinaw, di ba? Kung tayo na nananampalataya na si Kristo ay namatay at nabuhay magmuli, ano siya lang? Hindi, kasi co-heirs with Christ tayo eh. Kung nasa siya sa langit, tayo naman pag namatay na langit din. Kaso, may isang araw na ang pagkakaiba natin kay Jesus, si Jesus, may katawan, tapos may kaluluwa, nagsama yun. Yun yung first resurrection, yung first, yun yung tawag na first fruit of the resurrection. Siya yung nangyari nun. So tayo, pag namatay tayo ngayon, langit lang tayo, kaluluwa lang yun. Okay? Kasi sabi dito, kung naniniwala tayo si Jesus, nangyari sa kanya to, namatay siya, tapos nabuhay siya magmuli. Hindi siya kaluluwa lang na umakyat sa langit, hindi siya ganun eh. Diba? So siya ay nabuhay magmuli, meron siyang katawan na. Glorified body, ibang klaseng katawan. So sabi dito, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. So punta tayo dito. Tanggalan tayo, no? So after nito, kunwari lang, rapture is yan na, 2025. Si Jesus ngayon, bababa. Okay, sa langit. Kasama niya naman yung mga nasa langit na. Pero yung katawan ng mga tao kasi andito, sa lupa. So ang gagawin, yung katawang lupa natin is babaguhin, sasalubungin yung kaluluwa. So yung mga nandito pa sa, yung tayong mga buhay pa, right, buhay pa tayo 2025, mararapture tayo, buo, may kaluluwa, may katawan. Pero babaguhin pa rin yung katawan natin. So dito yung mag-meet lahat. Okay? Yan ang tinatawag na rapture. So ngayon, yung tinatabi ni Daddy, ito yon. Ready? Ano ba yun? Nakita niyo ba? Hindi, yung caught up. Ayan, 17. Ready, go. Then we will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Ayan, so yung caught up together na yan, yung caught up na sinasabi, anong caught up? Mahuhuli tayo. Hindi tayo mahuhuli. Sabihin, para tayo i-snatch nga eh. Yung mga anghel, kukunin tayong anghel, di ba, nakakagala yan eh. So sinong dadala sa atin sa langit? Lilipad tayo. Ang sinasabi dito sa ibang passages, sa Matthew 23, 24, yung mga angels yung magdadala sa atin doon. So pwedeng dadalhin tayo ng mga angels. Pwedeng ganun. Okay? So, yun ang rapture. Hindi ko pala masyadong na-explain. At least ngayon, alam nyo na. Ano tanong mo, de? Caught up, no? Yung caught up na term is rapture. Kasi hindi rupture, ha? Pag sinabi rupture, naputula tayo, eh. Pag rapture, unique yan. Unique na word yan. Parang Latin na tayo, eh. Yung caught up na yun, ang original nun sa equivalent nila sa Latin tsaka sa Greek is rapture. Raptura, parang ganun. Importanteng turo yan. So, dyan tayo mag-dwell sa Revelation kasi. So, huwag kayong mahiya, ha? Magtanong lang. Ayoko na may naiiwan. Ito mga ito, alam na nila yan, pero at least na lalong na-check nila. Okay? Okay, so at least, yan. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Natakil namin at least mga bagay na dapat itake, Lord, sa Book of Revelation. We pray na kayo po ay mag-ingat sa amin. Tuturo, Panginoon, hindi kayo maboring sa ganito dahil naiintindihan namin. Maboring lang, yung mga hindi nakakaintindi, hindi nagtatanong, but tulungan niyo po kami, Lord, para hindi kami tamarin dito. Actually, knowledge ito na kailangan na. Kaya sinulat niyo sa salita, may dahilan, I believe, ay para makomfort din kami, magdito, magdiwala lalo sa inyo, at maraming bagay po. So, we pray na kayo po yung matulong sa amin sa ganitong bagay, Panginoon. Malulati in Jesus' name.